sa pong magandang umaga sa bawat isa. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na ang Diyos ay dakila sa lahat ng bagay sapagkat ang pag-ibig po ng Panginoon ay tunay na kailanman ay hindi po nagbabago, kailanman ang pag-ibig po ng Panginoon, ang biyaya po ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa buhay po ng bawat isa. Sa anuman pong pagkakataon sa buhay po natin ay bagay o pagkakataon sa buhay po natin na hindi po natin makikita ang kabutihan po ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin, sa anumang kalalagayan sa buhay po natin ay palagi po naroon ang biyaya po ng Panginoon. Hindi po kailanman nagbabago ang pagpapala, ang pag-iingat, ang pag-ibig, kadakilaan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya marami hong pagkakataon o sa maraming pagkakataon ay marapat lamang ng atin pong Panginoon ang Diyos ang atin pong palaging bigyan ng papuri, bigyan ng pasalamat. No, tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay niligtas ng Panginoon sa isang layunin na tayo po ay magbigay ng kapurihan sa Kanya. No, na ang kailangan lamang bigyan ng papuri, kailangan lamang bigyan ng pagsamba ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. No? Kapag ang isang tao ay naranasan po niya ang pagliligtas po ng Diyos, ang kanyang tugon ay magpasalamat sa Panginoon. No? Kapag tayo ay nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos, kapag tayo ay nakaranas ng kabutihan po ng Panginoon, ang reaksyon po natin ay magpuri at magpasalamat po sa Panginoon. Amen. O kaya tayo pong lahat na niligtas ng Diyos, pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo pong lahat na nakaranas ng pagpapagaling, tayo pong lahat na binigyan po ng pagkakataon upang tamasahin ang biyaya at pagpapala po ng Panginoon, ito po ay mga bagay na kailangan po nating ipagpasalamat sa Panginoon. No? Sabi nga po ay, we are called into salvation and the purpose is to give glory, to give praises and worship the Lord. No? Kaya napakaganda na tayo pong palagi ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon at in one way na tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon ay sa pamagitan po ng fellowship. Ano po? At siguro sa mga susunod na pagkakataon ay ibabalik po natin yung atin pong pananalangin tuwing Saturday ng madaling araw. Pero mga 5:30 siguro hanggang 6:30 AM, no? Sisimulan po natin ulit. Kailangan po nating manalangin sapagkat kailangan po nating makipag-usap sa Diyos. Amen. Kailangan po nating humingi sa Diyos. No? Lahat po tayo may kahilingan. Amen. Praise God. So kailangan po nating tumawag sa Diyos, kailangan po nating makipag-usap sa Panginoon, kailangan po nating sabihin yung atin pong mga kahilingan sa Diyos sa pamagitan po ng panalangin. At tayo pong muli ay babalik, mananalangin po tayo. At of course, yung atin pong online Bible study bilang kapalit ng atin pong Sunday School, ito po ay every Wednesday ng 5 p.m. No? Pag pumunta po kayo doon sa atin pong Facebook page ng church, makikita po ninyo yung online Bible study po natin. Pinag-uusapan po natin doon yung Book of Hebrews. Ay, Book of Matthew pala. No? Nasa pangatlong week na po tayo. Every Wednesday, 5
5 PM po yun. Nag-start po tayo ng mga 5:10, 5:15 ganyan, hanggang 6 o'clock. So, ang tabayanan po natin, tayo po ay makibahagi doon po sa pag-aaral na yon para po sa ikalalago po natin at ikalalawak ng atin pong kaunawaan paglalim ng atin pong pananampalataya at pagtitiwala po sa Diyos. So ang atin pong passage sa umagang ito ay makikita po natin sa John chapter 8 verse 12, John chapter 11 verse 9 to 10, and then John chapter 12 verse 35. Sabi po niya diyan sa John chapter 8 verse 12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. At sinabi ni Jesus, sabi niya, ako ang liwanag ng buong sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Sabi po niya, and then, John 11, 9 to 10, and Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Verse 35 ng John chapter 12, so Jesus said to them, the light is among you for a little while longer, while walk while you have the light, lest darkness overtakes you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. At sinabi ni Jesus sa kanila, ang liwanag ay nasa sa inyo, sabi niya. Ang lumalakad sa liwanag ay hindi, walk while you have the light. Lumakad kayo habang mayroon pang liwanag, sabi niya. Sapagkat dumarating ang kadiliman, at ang sino mang lumalakad sa kadiliman ay hindi niya alam kung saan siya patungo. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito. Pinupuri namin kayo at niluluwalhati. Panginoon, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu na siya pong manguna sa amin pong kalagitnaan. Siya pong maging tagapagpaliwanag at tagapagturo po namin. Lord, sa inyo po, Panginoon, ang kapurihan sa umagang ito, ang inyo pong kalooban, ang siyang maganap, ang inyo pong layunin, ang siya pong mangyari, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, pagharian niyo po kami ng inyong presensya at ang banal na Espiritu ang siya pong dumaloy sa buhay po ng bawat isa. At tumanggap po kami ng biyaya na inyo pong inihanda sa amin sa umagang ito. Buksan po namin, binibuksan po namin ang amin pong puso. At Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos, ang banal na Espiritu, ang siya pong maghari. At maranasan po namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan at patuloy ang inyong pagpapala. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo po lamang ang pinakamataas na galang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. No, sa pong palakpak sa Panginoon, ang atin pong pag-uusapan sa umagang ito ay kay Kristo, tayo po ay hinango sa kadiliman papunta sa kaliwanagan ng atin pong Panginoong Jesus. Sabi po niya, God has brought you out of darkness into His marvelous light. No. May yung contrast po ng dilim at saka ng liwanag. So pag sinabi po nating dilim, palagi ito po ay kumakatawan sa kasamaan. Kahirapan. Pwedeng ito ay kumakatawan doon sa paggawa ng hindi maayos.
Hindi mabuti. Pag sinabi naman pong kadiliman, ito po ay paggawa ng mabuti, paggawa ng kung ano ang kalooban ng Diyos, paggawa ng kung ano ang layunin ng Panginoon sa buhay po natin. Ano po? At sinasabi po ng atin pong Panginoong Yesus, diyan po sa John chapter 8, verse 12, ang sabi po niya doon, I am the light of the world. I am the light of the world, ang sabi niya, and he who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang ibig pong sabihin, yung sanglibutan na tinutukoy po ng Panginoon ay nasa kadiliman, sapagkat hindi magliliwanag ang isang bagay kapag wala hong dilim. Kanya lang po nakakaroon ng liwanag kapag madilim po yung paligid. Kaya kapag susubukan po natin, halimbawa, sa gitna ng maliwanag na araw, magdadala po tayo ng ilaw, hindi po natin makikita yung liwanag ng ilaw sapagkat mayroon hong liwanag. So nagkakaroon ng liwanag o nagkakaroon ng liwanag ang isang ilaw kapag mayroon pong kadiliman. At nawawala ang kadiliman kapag nagkakaroon ng ilaw. Ang sabi po ng Panginoon dito, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan, sabi po niya. Sa madalit sabi, sinasabi ng Panginoon na ang sanlibutan ay nasa kalalagayan ng kadiliman. Sinasabi ng Panginoon na siya ang nagbibigay ng liwanag sapagkat mayroon pong kadiliman na nangyayari at nagaganap sa sanlibutan. Ang pagtinignan po natin, mga magulang, mga kapatid, sa umagang ito, yung pong paglago nang tinatawag po nating kadiliman, the growing shroud of darkness. Ang ibig sabihin po ng growing shroud ay yung pong alam niyo po yung ano, yung kapag mayroon pong yung hamog. 'Di ba yung hamog, unti-unti po 'yan pag pumunta po kayo ng Baguio, pag halimbawa mga ganitong panahon, pagpunta po ninyo ng Baguio, pag umabot na po ng mga 2 o'clock, 3 p.m., 4 p.m. ng hapon, makikita mo yung hamog na kumakalat. Parang lumalakad po siya, makikita mo, nagsisimula dito, tapos hanggang sa makita mo yung buong daan, yung buong bundok, no, nalulukuban na ng buong ng hamog. Ang sinasabi po, yung pong growing shroud of darkness in this world, unti-unti po na yung kadiliman dito sa sanglibutan ay parang lumulukob po siya. Sasakuban to, so intirong kipapasan na sangkamunduan. Ang sabi po, moral confusion. Yung hindi na po alam kung ano ang tama. Hindi na alam kung ano ang moral at saka immoral. Alam niyo, nakakatakot po ito. Lalo na po doon sa mga batang lumalaki pa lang ngayon. Dahil pag hindi ho natin naipakita sa kanila kung ano yung totoo, ang alam nila kung ano yung nakikita nila, yun ang tama. Kaya po ang encouragement palagi, sinasabi ko po sa inyo, sa mga magulang na mayroon pong mga anak, no, palagi hong ito ay maging bahagi ng pagpapalaki po ng ating mga anak na sila po ay mailapit sa Panginoon. No. Sapagkat kapag hindi ho sila mailapit sa Panginoon, ang sabi po ng Diyos, I am the light. Kapag hindi ho natin sila mailapit
sa liwanag ang makikita po nila kadiliman at ang akala nila, yun ang totoo. Yung pagkalat po ng kadiliman, sabi niya, moral confusion. Ang hirap po. Hindi mo na alam kung ano ang immoral at saka moral. Nakaka-confuse. Nakakalito na kung ano ang tama at saka mali. Ang sabi niya, line between right and wrong have been blurred. Hindi na malinaw kung ano yung linya na naghihiwalay sa tama at saka mali. Hindi na po siya malinaw, sabi niya. Blurred at saka sometimes obliterated. Ibig sabihin, binubura na. Nabubura na yung linya na naghihiwalay ng tama at saka ng mali. Parang parehas ng tama at parehas na pong mali. Observe po natin, ganun po ang nangyayari. Kaya ho, sasabihin ko pong bless yung mga anak ho ng bawat isa po sa atin because we, parents, nakilala po natin ang Diyos. Halimbawa ho, kayong yung mga mayroong mga bata, maliliit pa na mga anak, pwede po nating sabihin, yung mga anak po natin ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayong mga magulang, nakakilala po tayo sa Panginoon. At madadala po natin sila doon sa liwanag upang makita po nila kung ano yung tama at kung ano yung mali upang sa ganun alam po nila kung ano ang direksyon na kanilang tatahakin. Yan po ay kung magiging mabuti po tayong magulang at halimbawa sa kanila bilang mga Kristiyanong mananampalataya. No. Yung mga hindi po nakakakilala sa Panginoon, sigurado pong lalaki ang kanilang mga anak na ang tinitignan ay yung pong kung ano ang nangyayari sa sanlibutan at ang akala ho nila yun ang tama. Kaya nga po sinabi, tama, blessed are those mayroong Kristo sa kanilang buhay at pinagpala yung pamilya na mayroong Kristo sa kanilang buhay sapagkat nasa kanila ang liwanag, nasa liwanag yung kanilang pamilya. Ganyan po, moral confusion, totoo po yan. Yung linyang naghihiwalay sa tama at sa kamali, burado na. At kapag nagpatuloy pa ng nagpatuloy, siguradong wala na, hindi na natin ma-identify. Sabi pa niya, church agree with the word. Ang sabi po, ang iglesia o ang simbahan sumasama na sa kung ano ang sinasabi ng sanlibutan. Nahihirapan na yung iglesia na tumayo doon sa kung ano ang matuwid. Tatandaan po natin, tinawag po tayo bilang mga mananampalataya to live a righteous life. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 14 and 16, sabi niya, you are the light of the world. Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Let your light so shine before men that they may see your good works, sabi po, and your Father be glorified in heaven. Ang sabi po doon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang liwanag ng sanlibutan, sabi niya, at ang inyong liwanag, ang inyong ilaw ay magliwanag upang makita ang mabuti niyong gawa, upang maluwalhati ang Diyos na nasa langit, ang inyong amang nasa langit. So ang sabi po dyan, isa pa ho sa kadiliman na kung saan bumabalot, lumulukob sa sanlibutan, yung church po nag-a-agree sa kung ano ang sinasabi ng sanlibutan. No? Kaya nga diba kahit sa mga mananampalataya, ang premarital sex, fornications, yung nagsasama na hindi kasal, nangyayari po, tinatanggap. No? Yan ho ay nag-a-agree na yung iglesia doon sa kung ano ang nangyayari sa sanlibutan. So ang tao ngayon, ang mga mananampalataya ay hindi na po nahihiwalay sa kung ano ang buhay ng nasa labas ng iglesia. Pero ang sinasabi ng Panginoon, I am the light of this world. Anong sabi pa niya? What is considered successful and important in the world is increasingly considered successful and important in the church.
Parang ang nais na rin po ng mga tao, ang nais na rin po ng mga mananampalataya o ang iglesia, para hong ang mahalaga ho ay yung success dito po sa sanglibutan. Ang mahalaga ho ay yung kung ano ang importante sa sanglibutan ay ganun na rin ang importante sa church. Hindi na ho yung spiritual na bagay. No. Minsan ho maraming iglesia, maraming mga taong pumupunta sa church, pumupunta sa iglesia, lumalapit sa Panginoon, hindi ho for spiritual sense. Hindi po dahil sa spiritual na bagay, kundi para sa pagpapalang physical. Kaya marami hong lumalapit sa Diyos, marami hong naglilingkod sa Panginoon, marami pong tumatawag sa Diyos upang mapagpala po sila physically o kaya materially. Pero hindi ho spiritual na bagay. But mga magulang, mga kapatid, ang pinaka-rason kung bakit tayo po'y lumalapit sa Diyos, kung bakit tayo po'y nagpupuri, naglilingkod sa Panginoon, because tayo'y nagpapasalamat sa biyaya po niya, sa pagliligtas po niya, sa pagpapatawad po niya sa ating mga kasalanan, na sa tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos. It is purely for our spiritual life ang pagpunta po natin sa church. It is purely for our spiritual growth, for our spiritual nourishment, ang atin pong pagpunta, ang atin pong pagnanais na mas malapit sa Panginoon, mas maranasan po natin ang grasya, ang biyaya, mas maranasan po natin ang presensya po ng Diyos. Napakahalaga po nun. Na palagi ho ang nais po natin yung presensya ng Panginoon. Yung ang Lord ay nasa buhay po natin. Maalala ko po si Moises. Dadalhin po sila sa Promised Land. Pag sinabi hong Promised Land in the Old Testament, yun po yung totality ng pagpapala po ng Diyos. Kaya po yung bansang Israel hahanguin sa pagkaalipin sa bansang Ehipto, dadalhin po sa Promised Land na kung saan yun po yung suma total ng pagpapala po ng Diyos sa bansang Israel. No. Pag nakarating po sila doon, talagang i-enjoyin po nila yung kanilang buhay sapagkat yung po yung biyaya, yung po yung pagpapala, yung po yung pangako po ng Diyos. Pero nakita ho ni Moses, higit na mas mahalaga, Panginoon, ang inyong presensya. Kung pupunta kami doon, Panginoon, at hindi po kami sasamahan, hindi mo kami sasamahan, wala ang iyong presensya, Panginoon, Lord, kahit hindi na po kami makarating po doon, kung hindi din lang namin kayo kasama, kung hindi din lang namin mararanasan ang inyong presensya, kung wala din lang, Panginoon, kayo sa buhay po namin, wala kaming pakialam kung makakarating kami sa Promised Land, wala kaming pakialam kung mapagpapala kami, basta ang gusto namin, Panginoon, ikaw sa buhay namin, sabi po ni Moises. No. At ito po ang isang bagay na mahalaga kung ano yung successful or success at saka important o mahalaga sa church, ay dapat yun lang po. Hindi kung ano yung sinasabi ng sanlibutan. No. Kaya nga po, nakakalungkot minsan. Ang dami hong nananalangin sa Diyos na sila po ay pagpalaim, makasumpong ng mainam at maayos na trabaho, tumatawag po sa Diyos. Pag pinagpala po sila, nakamtan yung gusto binigay ng Panginoon, nakakalimutan ho nilang kanilang relasyon sa Diyos. No? Parang higit na mahalaga yung trabaho at kung ano yung mayroon sila kaysa yung kanilang relasyon sa Panginoon. At yan po ay parang kadiliman na lumalaganap sa buhay po ng sanlibutan. Sabi po, honesty, humility and holiness are out. False praises and pleasure are in. Sa sanglibutan po, wala na ho yung honesty. Ano yung honesty sa Tagalog? Pagiging tapat.
Humility, yung pagpapakumbaba. Holiness, yung katuwiran. Wala na po. Hindi na po yan usapin. Pero yung false praises, yung pleasure, yan na po ang makikita po natin. Kung hindi po natin itatayo, ano po, yung atin pong pamumuhay sa katuwiran at kabanalan at doon po sa pananatili sa liwanag. No. Sabi ho, increasing number of churches today, alarming number of convert are not depender of righteousness or holiness. Marami daw po sa mga iglesia, marami daw po sa mga mananampalataya, ang hindi na daw po nagtatayo, depender, tagapagtanggol ng katuwiran at kabanalan. Sabi ho dito, how can we show we, sinner, the way out of darkness kung ang iglesia mismo, kung ang mananampalataya mismo, when we ourselves are blinded by darkness of our own making? Paano daw po tayo makakapagbigay ng direksyon upang dalhin yung mga taong nasa kadiliman at ibigay yung direksyon papunta sa kaliwanagan kung tayo mismo bilang mga mananampalataya ay hindi ho, we are also blinded by darkness na parang ang nakikita na po natin hindi ho malaga yung spiritual kundi yung pong physical na bagay. Ito po ang nakakatakot. Yung Kristiyanong pamilya na hindi ho maayos at hindi ho nakikita yung liwanag sapagkat napakahirap na ikaw ay hindi patuloy na lumalapit doon sa liwanag. Tatandaan po natin, magkakaroon lang ng liwanag sa buhay ng isang tao kapag siya po ay lumalapit sa liwanag. Kasi tayo po mismo, wala ho tayong sariling liwanag. Nung sinabi po ng Panginoon, doon po sa aking sinasabi, sa Matthew, you are the light of the world, sabi niya, in verse, chapter 5, verse 14, you are the light of the world, a city on hill cannot be hidden, nor do men light a lamp and put under the peck measure, but on the lampstand and give it light to all who are in the house. You are the light of the world. Kapag mayroon ka daw ilaw, hindi mo ilalagay sa silong ng table na hindi makita ng lahat, kundi ilalagay mo sa ibabaw upang makita ng lahat, sabi niya. Let your light so shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Makita ang inyong liwanag ng lahat ng sangkatauhan sapag upang makita ang iyong mabuting gawa at maluwalhati ang iyong Ama na nasa langit. Sabi po doon. Yung light na sinasabi po niya, hindi ho tayo sarili, wala ho tayong sariling liwanag. Brother Sally, wala ho tayong sariling liwanag. But yung light na sinasabi, it is the reflection of light na nakay Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. I am the light of the world. Whoever follow me will not walk in darkness. Bakit? Sapagkat kapag lumalapit ka, sumusunod ka doon sa liwanag, ikaw ay nabibigyan ng liwanag at yung liwanag na mayroon ka nagre-reflect yung lakas ng ilaw, yung lakas ng liwanag na mayroon ka ay depende sa lapit mo sa Diyos. Depende sa lapit mo sa Panginoon, depende sa kung gaano kalalim, depende sa kung gaano ka kalapit sa Panginoon, gaano po ka personal yung relasyon mo sa Panginoon upang sa ganun yung liwanag masigit na makita sa iyo. Hindi ka magre-reflect, hindi lalakas yung ilaw mo kapag malayo ka sa ilaw, sa liwanag. No. Hindi ba yung sinasabi, yung sabi po nila sa Pangasinan, nasisindagan labat na silaw. No. Ibig sabihin, nandito yung ilaw, nandun ka sa malayo, nasisindagan kalabat na silaw. Brother Fred, di ba may nasisindagan, ibig sabihin, nababantag kalabat na silaw. Kanya nun, tangnangan mo, agmon talaga na nang nangyamalinaw, nosyupaman, kasi nasisindagan labat na silaw. Not unless, unasinggar di manod silaw, tapyan si katuot na nang nang mo. Para makita mo, para mas maliwanagan ka.
At kung ang liwanag po ay ang atin pong Panginoong Hesus, ang sinabi po niya, I am the light of the world, he who follows me. Pag sinabi yung follows me, ibig sabihin, malapit ka sa kanya, sinusundan mo siya. No. Kasi kapag sumusunod ka ng malayong malayo, hindi mo siya masusundan. Kaya dapat malapit ka para pagsunod mo sa kanya, yung liwanag niya nagliliwanag sa iyo, makakalakad ka sa isang maliwanag na daan. No. Sa isang maliwanag na daan. No. Ang problema daw po, sabi niya, our pride, we have made ourselves our own light. Our modern wisdom is being wiser than the wisdom of God. Naging mas, ang tao naging mas matalino na sa Diyos. Dahil sa karunungan, dahil sa kaalaman. At yan ho ang naglalayo sa atin doon ho sa liwanag. Hindi ho natin makikita ang ating sarili. Hindi ho natin makikita yung mga kailangang alisin ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ho natin makikita yung kailangang linisin ng Panginoon sa buhay po natin kapag hindi ho tayo malapit sa Diyos. Kapag hindi ho tayo malapit doon sa ilaw. Kapag malapit po tayo sa ilaw, mas nakikita po natin yung mga kailangan palang tanggalin, linisin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Minsan, ang sinasabi, okay na yan kasi total tayo naman ay nasa, ano ngayon, nasa 21st century na tayo. Okay na yan kasi tayo naman ay nasa breakthrough ng teknolohiya. So okay na yung buhay na ganyan. Marami ho pinangunahan na yung kaisipan ng Diyos. Pinangunahan na yung kaisipan ng Panginoon at maging yung prinsipyo ng salita po ng Panginoon. Sinabi po ng Diyos doon sa unang passage po natin, ang sabi niya, I am the light of the world. Ano po ba ang ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon, I am the light of the world? Sabi ho, the light of the world are those who follow Him. I am the light of the world, whoever follows me. Sabi niya, ang ibig sabihin, light of the world ay yung sinasabi po niyang follows me, ang ibig sabihin ay those who become Christian by being born again with the light. Yung pong follows me as the light of the world, ang ibig pong sabihin, yung po yung mga tao na tumanggap sa Panginoon at tinataguriang born again Christian sa pamamagitan po ng liwanag ng Diyos. Kaya ang sinasabi, pag ikaw ay sumunod sa liwanag, sabi ho, you will have the light of life. At ang sabi niya, you will not walk in darkness. Ang sabi po natin kanina, ang darkness ay kasalanan, ang darkness ay pabumuhay ng walang... Sabi po dito, sa Ephesians chapter 5, verse 8, sabi niya, at one time you were in darkness. One time in your life, you were in darkness. Kayo ay nasa kadiliman. But now you are light in the Lord. Walk as children of light. So ang sinasabi ni Apostol Pablo, one time in our life, we were in darkness. Ang ibig sabihin ng I am the light of the world, whoever follows me will not walk in darkness. Ang ibig sabihin, yung buhay mo dati na ikaw ay nasa kadiliman, nung sinundan mo yung liwanag ang atin pong Panginoong Hesus at ikaw ay nabubuhay ngayon sa kaliwanagan, ang ibig sabihin, from life of sin, from light of sin, without God in our life, from life of sin, without hope in this world,
we are sitting in the darkness of this life, yan po yung sinasabi niya, we were in darkness. Tayo po ay nasa kadiliman dati. Ano po yan? Yung buhay sa kadiliman, pamumuhay na wala ang Diyos, pamumuhay na walang pag-asa, pamumuhay na walang direksyon, pamumuhay na ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, pamumuhay na walang maayos na relasyon, walang maayos na direksyon sa buhay, hindi mo alam kung saan ka patungo, yan ho yung we were in darkness at one time in our life. Nung natagpuan po natin ang Panginoong Jesus, as He is the light, we follow Him, we are no longer walking in darkness. Hindi na ngayon dati ganun ang buhay natin. Pero ngayon, hindi na dapat ganun. Namumuhay na tayo sa liwanag, namumuhay na tayo na mayroong Diyos sa buhay natin, namumuhay na tayo na mayroong pag-asa, namumuhay na tayo na mayroong direksyon, namumuhay na tayo na maayos ang ating buhay sapagkat ang sabi ho, those who follow Jesus will no longer walk in darkness. Sabi po niya, hindi ka na mamumuhay doon sa kadiliman, Brother Mulong, sapagkat mayroon ng Kristo na nagbibigay sa iyo ng liwanag. Mayroon ng Kristo na nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan, mayroon ng Kristo na nagbibigay sa iyo ng pag-asa, mayroon ng Kristo na nagbibigay sa iyo ng direksyon sa buhay. Kaya sabi niya, now you are light in God. Kaya kung mayroon pong mga alinlangan sa buhay po natin, kung mayroon pong mga takot sa puso natin, kung mayroon pong parang hindi natin alam kung ano ang direksyon ho natin sa buhay, ang kailangan ho natin gawin, mas lumapit po tayo sa Diyos. Mas lumapit po tayo kay Kristo sapagkat Siya ang nagbibigay ng liwanag sa buhay po natin. Siya ang nagpapakita ng direksyon sa buhay ho natin. No? Sabi po, Christ, the light of the world, shone into our darkness by the power of the Holy Spirit and showed us our condition. By the power of the Holy Spirit, pinakita po ng Diyos yung atin pong kalalagayan. Panginoon, makasalanan ako, kailangan kong magsisi. Panginoon, kailangan ko ng tagapagligtas. Wala akong magagawa sa aking sarili. Lord, kailangan kita. Panginoon, nasa kadiliman ako. Gusto kong magkaroon ng kaliwanagan sa buhay. Kailangan kong lumapit sa iyo, Panginoon, ang atin pong Panginoong Jesus. Showed us that we were in darkness and that He alone was our way out of darkness. Na Siya lang. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng kaliwanagan. Siya lang ang pwedeng maghango sa atin sa liwanag. Siya lang ang pwedeng maghango sa atin doon sa buhay kung saan walang pag-asa. Kaya po, the more na lumalapit ka sa Diyos, the more na nagliliwanag yung buhay mo, mas nakikita mo yung layunin ng Panginoon, mas nakikita mo yung plano ng Diyos, mas nakikita mo ano ang nais ng Diyos sa buhay mo, mas nakikita mo ano ang direksyon na kailangan mong tahakin kapag mas lumalapit ka sa Diyos. Those who live in darkness don't know they are in darkness. For they always live that way, and so darkness is normal and natural to them. Napansin ninyo, kapag nasa dilim kayo, di ba masasanay ang mata, Kuya Cedric? Pag nagtagal ka sa dilim, masasanay yung mata mo. Hanggang sa yung mata mo mag-a-adjust. At mayroon ka nang maaaninag sa dilim. Halimbawa, kung galing ka sa liwanag, tapos pumunta ka sa dilim, talagang mangangapa ka, hindi mo malalaman kung saan ka patungo. Pero kapag nagtagal ka doon sa kadiliman, makikita mo yung mata mo mag-a-adjust at mapapansin mo, parang lumiliwanag, nakikita, mayroon ka nang makikita. Nakakagalaw ka na ng maayos kasi nag-adjust na yung mata mo. Ito, totoo po ito eh. Kapag ikaw ay nasa liwanag at bigla kang pupunta sa dilim, kakapaka-paka. Pero kapag nagtagal ka, mapapansin mo, makakakilos ka na ng maayos. Kasi parang makikita mo na yung mga nasa paligid. Yan po ang sinasabi po niya.
Those who live in darkness, hindi nila alam na sila ay nasa kadiliman. For they always live that way. So darkness is normal and natural to them. Nakakatakot po ito. Na baka ang akala mo, normal lang yung buhay na mayroon ka. Because nasanay ka na sa ganun. Pero hindi mo alam, nasa kadiliman ka pala. Hindi mo alam, wala ka pala sa presensya ng Diyos. Hindi mo alam, wala ka pala sa direksyon ng Panginoon. Hindi mo alam, wala ka pala sa kalooban ng Diyos. Hindi mo alam, hindi ka pala lumalakad sa palatuntunan ng Panginoon. Hindi mo alam, hindi ka pala namumuhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sapagkat ang alam mo, tama. Kasi nasanay ka na sa ganun. At ang sabi, yung kadiliman na yun naging normal na lang at natural sa tao. Kaya mahirap po yun yung masanay ka sa dilim. Nang akala mo malapit ka sa Diyos, ang akala mo kilala ka ng Panginoon, tatandaan po natin mga magulang, mga kapatid, ang sabi yun ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ho ng mga tao nung sabihin ng Panginoon yan, Lord, nag-fellowship kami, Lord, na nalangin kami, Lord, nagpagaling kami ng mga may sakit. Nangaral kami, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Yung mga taong sumusunod sa kaluwalhatian at kalooban ng aking Ama sa langit, sila lang ang makakapasok sa kaharian ng langit, sabi po niya. Bakit po? Sapagkat may mga tao, akala nila, nasa liwanag po sila. Pero dahil nandun na sila sa kadiliman, maayos na yung kanilang paningin, nag-adjust na yung kanilang buhay, ang akala nila, yun pa rin yung tama. Because akala nila, normal at saka natural din po yun. No. Pero ano pong kailangan gawin? Lumapit po tayo sa Diyos. Sundan po natin ang Panginoong Jesus because He is the light that will light our life. Upang makita po natin, nasa tamang direksyon ba ako? Tama ba yung mga desisyon ko, Panginoon? Nakikita, Panginoon, gusto kong makita kung ano ang plano ng plano ko sa plano mo sa buhay ko. Mahirap po nating ipilit yung gusto natin sa buhay. Kapag sinubukan mong ipilit yung plano mo at hindi yung plano ng Diyos. Kapag tumatakbo ka sa kung ano ang tawag ng Diyos sa iyo. Kapag ayaw mong paggamit sa Diyos. Pero alam mo na gusto kanyang gamitin, alam mo na gusto kanyang maglingkod, alam mo na mayroon pong plano ang Panginoon, pero tumatakbo ka sa Panginoon. Hindi magiging masaya at hindi magiging maayos ang buhay mo. Sapagkat mayroon pong masigit na plano ang Panginoon, mayroon pong mas nais ang Diyos. Paano to natin malalaman at makikita? Lumapit po tayo sa ilaw upang mailawan po tayo, upang makita po natin kung paano ang direksyon at layunin po ng Diyos sa buhay po natin. Kapag nasa kadiliman ka, namumuhay ka sa kadiliman, sabi niya, having lives in nothing but darkness, kapag dilim lang ka nabumuhay, sabi niya, they cannot look upon the light. Balik na rin naman po natin. Kapag galing ka sa dilim, yung madilim na madilim, bigla kang pupunta sa liwanag, wala ka ring makikita, di ba? Parang nabubulag ka. They cannot look upon the light. So pag galing ka sa dilim, tapos bigla kang pupunta sa kaliwanagan, grabe, parang mabubulag ka. It's too bright for them. Kasi galing ka sa liwanag, dilim eh. It is literally slays them. Talagang babagsak ka. Alam niyo po ba na ito ay nangyari sa isang tao nung makita po niya ang liwanag ng Panginoon? Sino po ito? Si Apostol Pablo. Nangyari po sa kanyang buhay. Si Apostol Pablo, nung nabubuhay po siya sa kadiliman, akala niya ho tama yung kanyang ginagawa. Pinapractice po niya yung kanyang relihiyon. Ang relihiyon po niya ay Judaism. Ang relihiyong Judaism, ang kanyang
pinapaniwalaan, sinusunod niya yung kautusan ni Moses. Yung five books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sinasapamuhay po niya yan. So maingat niyang sinusundan, maingat niyang sinasapamuhay si Apostol Pablo nung nandyan siya sa ganyang relihiyon. Akala niya tama siya. Kaya yung mga taong hindi sumusunod at hindi katulad ng kanyang pananampalataya, pinipersecute niya. Hindi niya makita na siya ay nasa dilim. Hindi niya makita na siya ay nasa kadiliman. Hindi niya makita na mali ang kanyang turo, mali ang kanyang buhay. Pero ang akala niya, tama siya. Kaya ang ginagawa niya, lahat ng Kristiyanong hindi sumusunod doon sa kanyang pananampalataya, because of his faithfulness doon sa kanyang relihiyon, pinipersecute niya at pinapatay niya yung mga tao. Pero one time, pinakita ng Diyos yung kanyang kadiliman, yung kadiliman ng kanyang buhay. Hindi ba sa Acts chapter 9, nakita ho ni Pablo ang liwanag po ng Panginoon. Nakasakay po siya sa kabayo, papunta po sa Damasco. Nakita ho niya ang liwanag ng Panginoon, nahulog po siya sa kabayo, nabulag po siya. Ilang araw po siyang hindi nakakita. Dinala po siya sa isang tao. Bakit po? Nakita po niya ang liwanag ng Diyos. Nung nanggaling po siya sa buhay ng kadiliman, nang akala niya yun ang kanyang buhay, yun ang tama, nasa tama po siya, nasa tamang direksyon siya, tama, napupuri niya ang Panginoon, pero nung makita po niya ang liwanag ni Kristo, nabulag po siya. Kaya nga po sabi dito, they cannot look upon the light. Hindi nila makita yung liwanag dahil galing po sila sa dilim. Pero si Pablo ganun po, nabulag po siya hanggang sa makita po niya, Panginoon, mali pala ang buhay ko. Panginoon, hindi pala direksyon ng paglilingkod ang ginagawa ko. Nahulog po siya sa kabayo, nabulag po siya, pero bumalik po yung kanyang paningin. From then on, grabe po yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Binigay po niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Sinulat po niya ang napakaraming libro sa New Testament. Magmula po sa Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Thessalonians, Colossians, 1 and 2 Timothy. Ang dami po niyang sinulat. Bakit? Nakita po niya ang liwanag. Napagpala po siya ng Panginoon. Sabi po, only Christ who is in the light of the world can shine into a sinner's darkness, so the sinner can see the darkness and come out of it, upang makita po niya yung kaliwanagan at lumapit po siya sa Diyos at makalayas po siya, mapalaya po siya sa kadiliman. Panghuli ho, sabi niya, in Him was life, ang Panginoong Jesus, and the life was in the light of men. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Sino pong tinutukoy po niya dyan? Ang ating pong Panginoong Jesus. Sa John chapter 1, verse 1, ang sabi po niya doon, and the Word become flesh. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word become flesh. And dwelleth among us. In Him was life. Sa Kanya mayroong buhay. At ang buhay ng kaliwanagan ng sangkatauhan, sabi niya. The light shine in darkness. Ang liwanag ay ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, and the darkness has not overcome it, at ang kadiliman ay hindi na overcome ang liwanag ng atin pong Panginoong Jesus. Mga magulang, mga kapatid, ang hamon sa umagang ito, makita po natin, upang masundan po natin ang plano ng Diyos, upang magkaroon ng liwanag sa atin pong buhay, upang maisakatuparan po natin ang layunin ng Panginoon, upang maganap ang plano ng Diyos sa buhay po natin, upang maging malinaw, maayos ang atin pong lakarin, direksyon sa atin pong buhay, kailangan po nating sundin or sundan ang ilaw ng sanlibutan, ang atin pong Panginoong Jesus. The more na mas malapit po tayo sa Diyos, the more na mas nagkakaroon po tayo ng personal at saka intimate na relasyon sa Panginoon, the more na mas nagliliwanag ang atin pong buhay. Mas nakikita po natin yung maayos
na direksyon, yung tamang palatuntunan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Mahalaga po ito sa panahon na mas higit matindi ang paglaganap ng kadiliman, na nawawala na at hindi na natin ma-identify kung ano ang tama at sa kamali. Pero purihin ng Diyos, sapagkat alam ho natin kung ano ang tama, ang atin pong Panginoong Hesus, Siya ang liwanag na magbibigay ng kaliwanagan sa atin pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon, pinupuri namin kayo. Dinadakila po namin kayo, Panginoon. Lord, dalangin po namin. Patuloy niyo pong ilawan ang amin pong buhay. Patuloy niyo pong ilawan ang mga lakaren po namin, ang mga daan po namin, O Diyos, sa buhay na ito. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami ay malihis ng landas. Bagkos makita po namin, Panginoon, ang inyong liwanag at sundan po namin, Panginoon, ang liwanag kung saan patungo, Panginoon, sapagkat yun po ang direksyon ng buhay papunta po sa inyo. Yun po ang direksyon na nagbibigay ng kaluwalhatian. Yun po ang buhay na nagbibigay ng kapurihan, Panginoon. At Lord, gusto po namin, magamit po kami, gusto po namin, Panginoon, mangyari, Panginoon, ang inyong kalooban sa buhay po namin. Lord, ipakita po ninyo sa amin, Panginoon, na kami ay tinawag po ninyo. Ipakita po ninyo sa buhay ng bawat isa na kayo ay mayroon pong plano, Panginoon. Mayroon kayong layunin sa buhay po namin. At Panginoon, O Diyos, kung hindi pa po namin nakikita, kung hindi pa po namin nilalakaran, nasusundan, Panginoon, ang inyong plano at layunin, Lord, ilawan niyo po kami. At Panginoon, O Diyos, samahan niyo po kami sa mga daan ng buhay, Panginoon. Itabin niyo kami, katawan. Umbanan niyo ilimami, O Diyos. Taniban niyo kami, amanakar, katawan at dalan. Yalabay yu ya pangidalanan at si kami. Pen makasabi kami, katawan, at plano yu tanlabay yu ya nagawa at bilay mi, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, sinusuko po namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Paghariyan niyo po kami. Manahan, Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay po namin patuloy. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita, Panginoon, ang pagniningning ng inyong liwanag sa buhay po namin at maging ilaw po kami sa mga mahal po namin sa buhay, sa mga anak po namin, sa amin pong pamilya, sa mga mahal po namin, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak po namin, Panginoon. At higit, O Diyos, sa amin pong mga tahanan, magliwanag kayo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya at huwag niyong hayaan, Panginoon, na pumasok ang kadiliman sa loob ng tahanan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. But O Diyos, magliwanag po kayo. Kayo ang siyang maitaas, kayo ang siyang mabigyan ng kapurihan. Lord, in the name of Jesus, hallelujah, by the power of the Holy Spirit, O God, i-bless niyo po ang bawat isa. Lumakad po kami sa katuwiran at kabanalan, Panginoon. Since we know, O God, that you are the light of the world, and whoever follows you, Lord God, will never walk in darkness, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, gusto po naming malinaw. Gusto po naming maliwanag ang amin pong buhay. Gusto po namin, Panginoon, maliwanag ang aming daan, Panginoon. At makita po namin, Panginoon, ang direksyon kung saan niyo po kami tinawag. Tanggapin po namin ang mga pagpapala, biyaya, ang inyong habag at inyong grasya, Panginoon, sa buhay po namin. And Lord, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Narito po, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon, O Diyos. Umaasa sa inyong pagpapala, umaasa sa inyong biyaya, Panginoon. Narito po ang inyong mga anak, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Lord God. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po kami
Hallelujah! Pagharian po kami, Panginoon, at patuloy, O Diyos, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siya pong dumaloy sa bawat buhay, Panginoon, at magliwanag, Panginoon, O Diyos, dito po sa sanlibutan. At marami pang makakilala, Panginoon, marami pa, O Diyos, mailapit sa inyo. Marami pa, Panginoong, mahango sa kadiliman at mapunta sa kaliwanagan, Panginoon, sa pamagitan po ng aming mga buhay. Lord, maraming salamat, pinupuri namin kayo. I-bless niyo po aming Ama ang bawat isa sa umagang ito. Patuloy niyo pong pukawin, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Let there be a personal revival, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, by the power of the Holy Spirit, O God, let your presence shall flow upon us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory to your name, Lord. O God, O Jesus, hallelujah. Panginoon, Panginoon, salamat sa umagang ito. Your presence is here. The Holy Spirit is in us, O God. And Lord, it is working in our life, Lord, right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Let there be healing, O God. Lord, let there be an answered prayer, Lord God. Lord, let there be miracle in every life, Lord. In the name of Jesus, hallelujah. O God, O Lord Jesus. God, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 Lord. Oh, bless your name, O God. Thank you, Lord, na kayo po ang aming ilaw, Panginoon. Ilawan niyo po kami, Panginoon. Hanguin niyo po kami sa mga takot sa buhay. Hanguin niyo po kami, Panginoon, sa mga pag-aalinlangan, Panginoon. Hanguin niyo kami sa kahirapan, O Diyos. And Lord, bring us into a marvelous light in the name of Jesus. Hallelujah. O God, Lord, mamuhay po kami na pinagpala. We are blessed, O God. Lord, we are blessed, Lord. Hallelujah. 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 In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Glory, honor, and praise. Power, blessing, O God. In the name of Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo at niluluwalhati. Hallelujah, Lord Jesus. Bless your name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Purihin kayo magpakailanman, Panginoon. Dakilain kayo, O Diyos. Lawalatiin kayo, aming Ama. Lord, salamat. Patuloy niyo kaming kahabagan. Pagpalain niyo ang bawat pamilya, Panginoon, sa umagang ito. Mangyari, Panginoon, ang kalooban po ninyo sa buhay ng bawat isa. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga young professionals sa iglesyang ito. I-bless niyo, Panginoon, ang mga estudyante, Panginoon, ang mga kabataan, O Diyos. Let your purpose, let your plan, Lord, be done in their life, O God. In the name of Jesus, pagpalain niyo po ang bawat mag-asawa sa umagang ito. I-bless niyo po ang bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, aming Ama. Tunay, Panginoon, ang inyong presensya ay narito sa umagang ito. At ang banal na Espiritu ang siya pong kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri namin kayo at niluluwalhati. Sa inyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas. Nagalang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.